siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking tanggungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas sa paninilo ang aking sarili at pamilya at sa mapunuksang salod, kanyang tatakpan ng kanyang mababuis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humuhilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. Isang libo ay mabubuwal sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ang iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama, sapagkat ikaw o Panginoon ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leyon at ang ulupong. Ang batang leyon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Sabi ng Panginoon, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga pangako mo po, Lord. Pangako mo na hindi napapako. Salamat, Panginoon, sa mga oras na hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Hindi namin alam kung gaano katagal mangyayari ito. Salamat, Panginoon, sa loob ng iyong presensya. Meron kaming kapayapaan. Meron kaming kapayapaan. Meron kaming kasiguruhan, Panginoon, na ikaw pa rin po, Lord, ang may kontrol sa mga nangyayari. Hindi man namin makita, Lord, pero naniniwala kami. Ikaw ay aming Ama na nagmamahal sa amin at nagbibigay ng protection. Panginoon, patawarin mo kami kung may mga bagay kaming nagawa. Pero salamat, Panginoon, kahit ang kasalanan ay hindi maihiwalay kami sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, na ngayon ay tunay nga pong inaabot mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga kapatid kong nandito na hindi ka pa po nakikilala, Jesus, na hindi pa natatanggap bilang tagapagligtas at Panginoon, ang panalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, ikaw ang makatagpo nila, hindi po ako.
Wala akong magagawa para sa kanila. Wala akong maitutulong para sa kanila. Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na pwedeng magbigay ng tulong sa kanila, magbigay ng kapayapaan. Yan ang panalangin ko, Panginoon, kung meron po dito na hindi ka po tinatawag na Ama. Panalangin ko na magkaroon po ng pagkakataon ngayon na maramdaman nila ang pagmamahal ng isang Ama. Nagbibigay ng proteksyon sa amin, anuman po, Lord, ang mangyayari sa mundo. Jesus, salamat. Salamat, Jesus. Tinapos mo na ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Anuman po mga nangyayari ngayon, ang pangako mo po, Lord, ay hindi mabubura. Ang pangako mo po, Lord, ay hindi masisira. Ang pangako mo po, Lord, ay totoo na meron kaming kaligtasan sa iyo. Buhay na walang mahanggan. Ano man mangyari sa amin ngayon, Panginoon, kung ikaw po ang aming Panginoon, Jesus, ikaw ang aming tagapagligtas, sigurado na po meron kaming lugar siyaan sa langit. Pero, Panginoon, pwede rin namin ipanalangin sa iyo ang kagalingan. Kung meron po may mga karamdaman ngayon, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Ano man po ang pwedeng nagbigay sa iyo ng sakit o pwedeng ang buhay mo ay mawala, hindi ito lalapit sa iyo kung ang ating Panginoong Jesus ang inyong Panginoon at tagapagligtas. At kapag ginawa po natin ang ating Panginoon ang ating kanlungan, protection, kapag ginawa natin siyang tahanan, ito po ang sabi sa verse 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tahanan. Yan po ang pangkapitan natin. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Ano man po ang nakikita natin, huwag natin alisin yung pangako, ang mata, ang puso sa pangako ng ating Panginoon.